May mga karakter sa One Piece na nagpapakilala muna bilang mga napakalupit na katunggali. Gumawa sila ng iba't ibang klase ng kasamaan at pinahirapan ang ating mga bida. Subalit, katulad ng mga tao sa ating mundo, nagbabago ang mga masasamang karakter na ito o di kaya ay naiintindihan natin ang kanilang tunay na kwento. Isa sa mga karakter na kinainisan natin noong una pero minahal sa pag-usad ng istorya ay si Bartolomeo Kuma. Kamusta ko po si Jay at maraming salamat sa pagbisita sa aking video. Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay ang dating Shichibukai na si Bartolomeo Kuma. Pero bago yun, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe o mag-follow habang pinapanood ang video na ito. Kung hindi pa din namin kayo kasama sa iba nating social media accounts, i-hit niyo lamang ang mga links sa baba para sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa JTV Anime. Si Bartolomeo Kuma ay ang dating hari ng Sorbet Kingdom. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, pinatalsik si Kuma ng mga mamamayan ng kanilang kaharian dahil sa ipinakita niyang kalupitan sa kanyang nasasakupan. Naging rason ito para tawagin siyang tyrant at umpisahan ni Kuma ang mamuhay bilang isang pirata. Sa kanyang paglalayag, nakilala ni Kuma si Monkey the Dragon at tinulungan itong buuhin ang Revolutionary Army. Ngunit, nahuli nang marin si Kuma at hinatulan siya ng world government ng habang buhay ng pagkakakulong. Habang nasa Piitan, nagka-interest sa kanya ang scientist ng Marines na si Dr. Vegapunk. Kaya kinumbinsi ng scientist ang world government na palayain si Kuma at ibigay sa kanya upang maging test subject sa isinasagawa niyang eksperimentasyon. Napapayag ni Vegapunk ang world government. Pero bilang parte ng kasunduan, magiging isa sa pitong Shichibukai si Kuma at babaguhin ni Dr. Vegapunk ang kanyang pisikal na katawan para maging cyborg o mas kilala bilang pasifista. Noong una nating makita si Kuma sa Thriller Bark Arc, ninais niyang patayin si Monkey D. Luffy, kaya naniwala ang marami na isa siya sa mga kalabang magpapahirap sa ating mga bida, lalo din tayong nainis sa kanya sa Sabaody the Archipelago Arc noong isa-isa niyang pinaglaho ang bawat miyembro ng Straw Hats at halos isumpa natin si Kuma sa Marineford Arc matapos niyang maging balakid pati na rin ang dose-dose ng clone niya sa pagligtas ni Luffy kay Ace. Ganun pa man, noong nalaman natin ang tunay na istorya ni Kuma, kagaya ng pagprotekta niya kay Sanin sa loob ng 2 taon, pagliligtas niya sa Straw Hats para makatakas mula kay Kizaru sa Sabaody, at nang madiskubre natin na ang tunay niyang intensyon sa pagpapadala kanila Luffy sa iba't ibang isla ay para mas lumakas pa ang grupo, minahal natin si Kuma bilang isang magiting nakakampi ng ating mga bida. Si Kuma ang isa sa pinakamalakas na karakter na nakalaban at naging kakampi ng Straw Hats. Ang isa sa mga rason kung bakit mahirap siyang kaharapin ay dahil ang kakayahan niya ay mas pinaunlad ng modernong teknolohiya bilang siya ang perpektong modelo ng mga pasifista. Ang tuluyang pagbago ng world government at ni Vegapunk sa katawan ni Kuma para maging robot ay nag-alis sa pirata ng kakayahang makaramdam ng sakit o pagod. Dahilan para makayanan ni Kuma ang matagal na pagpapahirap sa kanya ng mga Celestial Dragons at ang mga pinsalang natanggap mula sa mga taong nagtangka na pasukin si Thousand Sunny sa loob ng 2 taon. Ang pagpalit rin sa pisikilidad ni Kuma gamit ang bakal, kable at makina ay nagbigay sa kanya ng pambihirang tibay ng pangangatawan. Kung ating maaalala, noong dumating si Kuma sa Thriller Bark para paslangan si Luffy, direkta siyang natamaan ni Sanji ng Concussor sa panga. Subalit, imbis na mapinsala si Kuma, ang binti ni Sanji ang kamuntikan ng mabali dahil sa tibay ng katawan ng pasifista. Bukod dito, nagawa rin ni Zoro na matamaan ng kanyang espada ang dating Shichibukai. Ginamit niya dito ang Shishisonson, isang pag-atake na may kakayahang humiwa ng mga bakal. Ngunit hindi man lamang ininda ni Kuma ang pinsalang natanggap niya mula sa swordsman ng Straw Hats. Higit pa dito, noong nakaharap ni Kuma sa Marineford ang kapwa niyang membro ng Revolutionary Army na si Ivankov, pinaulanan siya ng Galaxy Wing ng Reyna ng Kamabaka. Sabay-sabay itong tumama sa katawan ni Kuma, pero kahit galos o gasgas ay hindi makikitang natamo ng pasifista. Higit pa sa tibay ng katawan ni Kuma, nilagyan din siya nila Vegapunk ng napakalakas na sandatang sobrang nababagay sa kanya bilang robot. Ito ang kakayahang magbuga ng laser beams mula sa kanyang bibig. Ang mga laser beams na ito ay nakakapaso ng balat, nakakabutas ng katawan, nakakalusaw ng bakal at nakakapagpasabog ng paligid. Kaya higit sa sugat ang matatanggap ng mga taong matatamaan ang pag-ataking ito. Lubhang napakalakas ng laser beams ni Kuma sapagkat ang kakayahan niyang ito ay nakadesenyo sunod sa kapangyarihan ng Admiral na si Kizaru, kapangyarihang nagmula sa Devil Fruit nito, ang Pika Pika Nomi. Sa bibig lamang lumalabas ang laser beams ni Kuma,
hindi katulad ng ibang mga pasifista na maaari ding makapagbugad ng laser beam sa kanilang mga palad. Ang rason kung bakit hindi ito kayang gawin ni Kuma ay dahil sa tinataglay niyang kakayahan na nagmula sa sinampang prutas. Si Kuma ang nakakain ng Nikyu Nikyu Nomi, isang devil fruit na nabibilang sa klase ng mga paramisya. Ang Nikyu Nikyu Nomi ay nakapagbibigay kay Kuma ng mga palad na kahalintulad ng palad ng mga oso. Naging rason upang tawagin din si Kuma bilang Po-Human. Ang palad na ito ng datang Shichibukai ay may kapangyarihang itulak, patalsikin o paliparin ng kahit na anong bagay na mahahawakan niya. Kasama sa kayang patalsikin ni Kuma ay ang mga tao, mga kagamitan, pag-atake at maging ang nararamdaman ng isang nilalang. Ang mga taong target ni Kuma ay kaya niyang paliparin sa napakalayong lugar gamit lamang ang isang hawak at nadadala niya ito sa mga isla na matatagpuan sa iba't ibang karagatan. Hindi mahalaga kung saang lupalop man ito ng mundo, hanggat batid ni Kuma ang lokasyon, posible niyang paliparin ng kahit na sino papunta sa ibang isla. Halimbawa dito ang isla ng Amazon Lily. Dahil ang isla ay nasa gitna ng Calm Belt na pinamumugaran ng mga naglalakihang Sea King, mahihirapan ng mga pangkaraniwang barko na maglayag patungo rito. Pero hindi ito naging balakid kay Kuma sapagkat nadala niya si Luffy dito ng walang kahirap-hirap. Ang isa pang halimbawa ay ang Bowen Archipelago, ang dambuhalang halaman na napapagkamalang isla dahil sa laki. Sinasabi na kung sino man ang mapupunta sa Bowen Archipelago ay hindi na makakalabas ng buhay. Pero dahil may galit siguro si Kuma kay Usopp, dinala niya ang sniper sa lugar. Higit pa dito ay ang Wederia, ang artificial na islang nakalutang sa kalangitan. Hindi katulad ng mga isla sa kwento, ang Wederia ay gumagalaw at nakakalipat sa ibang lokasyon. Ngunit hindi ito problema kay Kuma dahil napalipad niya ng napakabilis sinami patungo rito. Maliban sa tao, kaya rin ni Kuma na itulak ang nararamdamang sakit ng mga nilalang palabas sa kanilang katawan. Noong ginamit niya ang abilidad na ito kay Luffy, napalabas ni Kuma mula sa katawan ng ating bida ang isang malaking bula na kahugis ng kanyang palad. Ang pulang bula na ito ang naglalaman ng matinding pagod at labis na sakit na nararamdaman ni Luffy mula sa pakikipaglaban niya kay Gecko Moria. Ang kahit na sinong tao na hahawak o didikit sa bula ay mararamdaman ang sensasyon na katumbas nito. Mararanasan nila ang sakit at pagod habang ang pinagtanggalan naman ng bula ay lalakas na parang walang nangyari. Higit pa sa mga tao at sa sakit na nasa katawan nila, nagagamit din ni Kuma ang kapangyarihan ng Nikyu Nikyu Nomi para itulak ang hangin sa kanyang paligid. Ang mga hangin na ito ay tumatama sa kanyang mga kalaban ng napakalakas, kaya mabisa ang kakayahan para gamitin pang opensa. Ang unang teknik na ipinakita ni Kuma na gumagamit ng kakayahang ito ay ang tinatawag na Padho. Sa abilidad na ito, bahagyang iwawasiwas ni Kuma ang kanyang kamay at itutulak ang hangin sa kanyang harapan. Magdudulot ito upang makapagpalabas siya ng matinding pwersa na tatama ng napakabilis sa kanyang mga kalaban. Ang Padho ay kayang pinsalain ng lahat ng mga taong nasa harapan ni Kuma hanggang sa makarating ito sa mga mas matitigas na bagay na tuluyang nagpapatigil sa pwersa. Ang mas pinalakas na versyon ng Padho ay tinatawag na Super Padho. Sa teknik na ito, ibabao ni Kuma ang kanyang dalawang paa sa lupa, ibubuka niya ang dalawang palad at iaatras abante ang dalawang kamay sa kanyang harapan. Makakapagpalabas si Kuma ng sunod-sunod na pwersang nasa anyo ng bula at kung sino man ang kalaban niyang matatamaan nito ay makakatamo ng matinding pinsala. Sa madaling salita, kung ang Padho ay isang pistol na nakakapagpalabas ng paisa-isang bala, ang Chupari Padho ay Armalite na naglalayong ratrati ng pag-atake ang katawan ng kalaban. Ang huli subalit masasabing pinakamalakas na abilidad ni Kuma na pinapakinabangan ng hangin sa kanyang paligid ay ang abilidad na tinatawag na Urso Shock. Para magamit, itinataas ni Kuma ang kanyang dalawang kamay upang ipunin ang hangin na nakakalat sa paligid. Ang hangin na ito ay mabubuo papunta sa isang malaking bula na unti-unting liliit patungo sa bulang kasya sa palad ni Kuma. Sa oras na kasing sukat na lamang ito ng kamay ng datang Shichibukai, itutulak niya ang bula patungo sa kanyang mga kalaban. Dahan-dahan itong lilipad at kapag nakarating na sa direksyon, sasabog ang bula at maglalabas ng napakalaking pwersa na kakalat sa paligid. Ang pagsabog nito ay may kakayahang pabagsakin ang mga taong nasa paligid ni Kuma sa isang iglap. Wasakin ang mga gusaling nasa lokasyon at payanigin ang karagatan na malapit sa pinagsabugan ng Urso Shock ni Kuma. Si Bartolomeo Kuma ang isa sa pinakamalakas na karakter sa istorya. Patunay dito ang bounty niya noong aktibo pa siya sa Revolutionary Army na nagkakahalaga ng 200 at 76 na milyong berries.
Kung atin ding maaalala, si Kuma ang isa sa mga karakter na tumalo sa buong Straw Hats nang hindi lamang iisang beses kundi dalawa pa. Sa katunayan, kung hindi siya naging kakampi ng Straw Hats at naisipan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ipadala ang mga miyembro ng grupo ni Luffy sa iba't ibang base ng Marines, malamang sa malamang, sa Sabaody Archipelago pa lamang ay tapos na ang kwento ng ating mga bida. Sa ngayon, nawala na ang sariling pag-iisip ni Kuma dahil sa tuluyan niyang pagiging pasifista. Kung magagawa ba ng kanyang mga kaibigan na ibalik siya sa dati, ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata ng istorya. Ito po ang aking paliwanag sa lakas na meron si Bartolomeo Kuma. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung gusto mo rin maging parte ng ating mga videos, marapatan mo lamang na magpa-shoutout sa ating susunod na kwentuhan. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!